What are the burdens of Merry Christmas? Ano-ano po ba ang nagpapabigat, kuminsan nagpapahira para magkaroon ng maligayang Pasko? At yan po ang ating tatalakayin, burdens of Merry Christmas. Burdens of Merry Christmas, or why some people find it difficult to be happy at Christmas. Ano po ba ang mga napaka-obvious na kahulugan ng Merry sa Merry Christmas? It means happiness, full of gaiety or high spirit. It is marked by festivity, cheerful, and joyous. At ito ang ating sa tuwi na ay inaasam para sa mga mahal natin sa buhay, para sa ating mga sarili din. Pero marami nga ba na sumasaya pag Pasko? Napakarami po mga pag-aaral na nagpapatunay na mas maraming lumulungkot. Na yung mga tao sa halit na sumaya, nakangiti, maraming mga pakintab, mga palara, mga liwaliwanag sa paligid, pero ang totoo, maraming mga kalungkutan. And these are the burdens. Ano ba ang pabigat kaya nagiging mahirap para sumaya sa Pasko? Unang-una, materialism. Sobrang pagiging mahilig natin sa material na bagay, sa mga regalo, sa mga pera, sa mga bonus, sa mga 13th month pay at kung pwede pa hanggang 17th month pay. Walang kasiyahan ang tao, kulang at kulang. There is too much obsession with receiving and giving gifts. At alam naman natin na ang limitasyon ng tao ay napakalaki. Wala pang 1% ng population ng buong sangkatauhan ang nandun lahat ang pwede nila at gusto nilang gastahin at available. 99% of the people always have to contend with limited resources, with very, very slim budgets. Eh, sobrang dami natin gustong mahalin at magmahal sa atin, at puminsan, yabang na rin, kaya gusto natin magregalo na magregalo, magkahalong pagmamahal at pagyayabang na rin yan, at pride at kung ano-ano, humihirap. This materialistic orientation of Christmas causes grave stress and anxiety. Kaya maraming hold-upan pag Pasko, maraming kidnapan, maraming dukutan, nakawan, kasi ang mga tao are trying to make extra money just to be able to give extra things to their loved ones, never mind if they have to rob other people who are also loved by others and who are also loving others who themselves would like to give extra things to their loved ones. Ang nangyayari, rule of the jungle, the law of the jungle, agawan madalas. Kaya maraming krimen pag Pasko. At mahirap sumaya if there is so much rush, and in the cities, grave traffic jams, and of course, the season has impossible demands and very impossible needs. Yung mga sikat na tao, napakaraming kailangan pagbigyan, puntahan ng mga party, laging late dumadating sa isa at maagang umaalis doon sa isa, walang nabubuo sa dami ng pupuntahan. Nakakalito. Ang dami-daming regalong dapat ibalot, ang dami-daming taong dapat pasalamatan, ang daming dapat maalala, at laging may magtatampo dahil hindi siya naalala o hindi niya nagustuhan ang ibinigay sa kanya. Mahirap tuloy sumaya kung wala o kaya kung kulang ang pera. E gaano karaming tao ang maraming pera? Kaya marami din nalulungkot. Another burden of a Merry Christmas is the concept of family and togetherness. Kita-kita natin sa Belen, may tatay, may nanay, may anak, may mga bisita. Kita natin sa mga Christmas card, may nadagdag pa. Pag Pilipino yung Christmas card, may lolo pa, may lola, may mga ninong, ninang, may mga inaanak, may mga kamag-anak, kaibigan, pagkarami-raming tao. Eh sa totoo lang naman, marami pong pamilya dysfunctional. Maraming pamilya, wala naman yung tatay, nasa piling ng iba, o kaya nasa abroad. Maraming mga pamilya, wala naman yung nanay. O kaya, wala yung mga anak. Kahit 10 ang anak mo ngayon, lahat na kakalat sa buong planeta. Kuminsan, wala ka rin kasama kung Pasko. Samantalang binobombard ka ng mga commercials, advertisement, print ads, na mga pamilyang sama-sama, tawanan ang sasaya. Tapos namimisirablihan ka tuloy sa sarili mo dahil kulang-kulang ang pamilya mo. In fact, many people and many families are divided. Parehong buhay ang magulang pero naghiwalay. Nagkatampuhan ang magkakapatid, ayaw magkita-kita, kulang-kulang. Many people do not have complete families. It's a fact of life. Many people are away from loved ones. And many people are separated due to poverty. They have to survive due to profession or livelihood or due to work schedules.
lalo na nung umuso yung mga multinational companies based in the Philippines, na ang sinusunod ng empleyado yung oras sa ibang bansa at hindi oras dito, hindi mo na makakasama talaga sa Noche Buena o Medianoche ang mga mahal mo sa buhay dahil may trabaho. Pagka hinihingi natin lagi sa sarili natin na kumpleto ang pamilya para sumaya, kailan kayo sasaya? Nakukumpleto lang ang pamilya sa lamay at libing. Kasi talagang yun ay pinaglalaban natin na kailangan makarating ako. No? Kailangan nandun lahat ng tao. Pag marami kang requirement, lulungkot at lulungkot ka dahil ang binibilang mo yung wala at hindi yung nandun. Pero tingnan natin yung original Christmas. Kumpleto ba ang pamilya? Joseph and Mary had to be uprooted from their community to go home to an ancestral homeland na maaaring hindi na sila masyadong current in their social relationships. At sila-sila lang yung nagpasko sa isang miserableng lugar. Kaya ang layo-layo ng mga expectations natin ngayon tungkol dyan. Not to mention that the family among humanity's social units could be the hotbed of enmity, of jealousy, and sama ng loob. Kung meron pong social unit na may pinakaraming nakatanim na sama ng loob, hinanakit, tampo, galit, alitan, mga utang na hindi nababayaran, mga masasakit na salitang nadinig, mga kalupitan na natanggap, mga parusa, mga kim-kim na mga galit, pamilya ang pinakamarami nun. Ang isang buong pamilyang ganyan, mas maraming nakatanim doon ng mga sama ng loob at galit sa isa't isa kesa siguro sa isang kumpanya, kesa sa isang barangay. Kaya kung lagi natin sasabing kailangan buo o masayang aming pamilya para ako sumaya, konti-konti lang ang sumasaya sa ganun. Maraming mga bata ay lumalaki ng walang magulang o kalahati lang yung magulang na nandun for whatever reason. Maraming nauulila, nababalo. Ganun ang totoong buhay eh. At yun ang buhay na ipinamuhay ng Panginoong Jesus. Pati ang kanyang mga disipulo, pati ang kanyang mga tagasunod, madalas sila nawalay sa mga pamilya sa pagmimisyon. Sabi pa nga ng Panginoon, whoever left mother or brother or father or sister or wife or husband because of me will be rewarded greatly in heaven. Kasi alam niya that the demands of the faith, the demands of the missions would call for people being separated from familiar social environment. Bihirang tao yung kumpleto lahat ng mahal niya sa buhay nandyan. Yun ang ideal. Kung nangyayari sa inyo yon, magpasalamat kayo sa Panginoon. Pero kung hindi nangyayari sa inyo yon, yun ang mas normal. Mas makatotohanan na pagtanggap sa realidad. Pagka ganyan ang image ng pamilya, mahirap tuloy sumaya dahil meron tayong expectation kung ano ang Pasko. Another burden of a Merry Christmas is the concept of romance, na ang buhay ay punong-puno ng romansa, pag-iibigan, pagmamahalan, pagsusuyuan. Since romantic love is one of man's basic longings, Christmas is equated and packaged at as a time of togetherness, especially of lovers and partners. Ang gusto ng mga tao, lahat ng mahal nila sa buhay, lalo yung sinisinta, iniirog, ay kasama pagpasko. With 10 million overseas Filipino workers, gano'ng karaming mag-asawa ang pwedeng magkasama? Gano'ng karaming magnobyo ang pwedeng magkasama, lalo't isa ka lang sa tatlong mga nobya? Paano ka makakasama? This idea can cause grave feelings of incompleteness for people without romantic partners. Wala ka sa piling ko, sinta. Paano ang Pasko? Kung paano daw ang Pasko kung wala ang loved one, no? Inaawit-awit nyo ba yan? Paano ang Pasko kung wala ka? Diba? Isa pa pong pahirap sa Pasko is the weather or the climate. The Christmas tradition developed in a very difficult season, winter in many parts of the world. And according to many social and scientific studies, many people get depressed and most of them commit suicide in this season. Pinakamarami nagpapakamatay sa Christmas season. Siguro hindi sa Pilipinas. Doon sa mga mas malalamig na mga bansa. Because of the freezing weather, the sense of isolation and difficulty, aggravated by all the demands and expectations of Christmas.
Another burden of a Merry Christmas are events that respect no holidays. May mga nagaganap sa buhay ng tao na hindi gumagalang kahit ano ang panahon, kahit ano ang pista, kahit ano ang okasyon, tulad ng poverty. Hindi namimili yan, yung kahirapan. Accident. Tinatawag ng mga accident. May mga na-aksidente kong Pasko, nababanlian, namatay. Mga nahuhulog, nabarog, na-aksidente, naipit. Nangyayari yan. Quarrels can happen. Even separation. Wars can erupt even at Christmas time. Troubles and misfortune and even illness. And even death. Kahapon lamang, may natanggap ako mensahe, isa sa ating mga kaibigan, ang kanyang ina ay kumraduate. So, paano na ang Pasko? No? Magno-noche buena ka, pag may medianoche. Nagtatalo-talo pa ang mga kamag-anak kung ililibing bago mag-New Year o after. Dapat daw ililibing bago mag-New Year dahil pag inabutan ng New Year, maraming mamamatay. No? So, kung ano-ano, nagkakagulo-gulo yung pamilya. Because events respect no calendar days. And sometimes terrible events can come even at Christmas time. There are myriads of reasons to be unhappy, to be miserable. Any time of the year, even in, and especially during the Christmas season. Ecclesiastes 3, 1 and 4, there is a time for everything. A time to weep, a time to mourn. And it is a respecter of no holidays. Ecclesiastes 9, 11, time and chance happen to all. Now, what are the elements or some of the major elements of the original Christmas? Kung ating susuriin ang mga nagpapabigat sa feeling kung Pasko at sa iba pang mga holidays, ano ba talaga yung mga nagharing damdamin at mga pangyayari nung kauna-unahan at original na Pasko? Luke 2:1. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. 3-7. And everyone went to his town to register. So Joseph and also went up with to the town of Nazareth in Galilee, to Judea, to Bethlehem, the town of David, because it belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. So yan po yung original Pasko. Magpapalista para sa taxation purposes. Malayo ang pinaglakbay ni Mary at ni Joseph para magpalista sa hometown ng kanilang mga ninuno. At kagampan pa naman itong si Mary, mga anak na, pero susundin siyempre ang utos ng empire. At dahil wala na silang matuluyan, nanganak na lang siya sa isang tuluyan o bahay ng hayop at doon nangyari ang unang Pasko.